Correct answer is this poping. It means cruel. The father of the family should not be cruel. Okay, so that's this poting. Okay, next one. You have the word persiflage. Persiflage. Ayan. Yung word na yan, lumabas yan sa mga BEL. Sino palang BEL dito? Ayan, so medyo marami tayong BEL. Kapag BEL, gawag ka na mag-expect na madali yung gen ed ninyo, okay? So it's going to be difficult for you kasi yan na yung pinaka-majorship ninyo. Di ba kayong mga elementary teachers, jack of all trades kayo eh, di ba? So kailangan alam ninyo bawat subject ituro. Yun nga lang, pagdating sa actual word, sobrang lalim ng tinatanong nila. Ginagawa nilang majorship level ng bawat subject. So medyo magbasa-basa lang kayo ng mas malalim sa gen ed, don't worry, the same competency pa rin yung iniikutan ng mga questions. Yun nga lang, pinapalalim nila. For example, pag BSF gayang mga tanong sa inyo, sino ang first Philippine hero na nag-defy sa presence ng Spaniards sa kanyang land? Sino ang first Philippine hero natin? Si? Lapu-Lapu. Yung first Philippine hero si Lapu-Lapu. Pero pag mga BSF gatanong sa inyo, gaano kahaba ang bahag ni Lapu-Lapu? Problema nyo na yun, di ba? So, ganun yung level ng question. Like, parang hindi ka pwede makapante na alam mo na na it's Lapu-Lapu. So, alamin nyo pa yung ibang details. Anong nangyari sa kanilang imagina, anong meron sa kanilang encounter, okay? So, pag BSN, okay na yung memorize-memorize na who, what, where, when. Pero pag BEN, pati yung how and why, alamin nyo na din. Kasi minsan, iniikot pang nila yung tanong, okay? Pero doon pa rin yan, iikot sa mga competencies na i-discuss natin. Oh, for example, yan yung word of persiflage, medyo hindi talaga siya familiar. So, it means to praise glowingly. Parang nag-joke ka sa kanya lightly. Okay, so that's persiflage. To praise glowingly. Okay, next one. We have the word dexterity. Pag sinabing dexterity, ano yung na-associate nyo? Yes, yung hand, di ba? So it has something to do with the hand. So it's a manual skill. It's a manipulation of the hand. It's a manual skill. So that's dexterity. Okay. How about the word amorphous? Amorphous, from the word morph, meaning morph is form, di ba? Shape. So, siya naman, amorphous, meaning no form, no shape, that is shapeless. Okay, no form, no shape, that is shapeless. Okay, so yan yung mga examples of words na dumaba sa BEL. Ito naman, BSN naman tayo. Tingnan niyo, medyo familiar siya sa inyo. Okay, first one, you have the word penchant. Penchant is? No, funness. Okay, penchant is funness. She has a penchant for red accessories. Penchant is fondness. How about the word? Pulgritude. Pulgritude is? Loveliness. Sulat na naman nila yan, di ba? Question number one. Goal ninyo, mapagod kayo. Okay. So, pulgritude is loveliness. Okay. How about the word? Transmuted. Yes, change. The figures must be transmuted first in order to understand the grades. Transmuted is change. May kumukha siyang word, transcend, transcendental. Transcendental is supernatural, like unexplainable. Okay, so transcendental, that is supernatural. I'm sorry. Okay, transmuted is change, transcendental is supernatural. Okay, next one. You have the word rancor. Rancor is? Bitterness. Rancor is bitterness. Kaya pag nabibitter kayo, huwag kayo mag-post na, I feel so bitter right now. Okay, ano sasabihin nyo? I have so much rancor in my heart. So, nakapag-emote na kayo, matalino pa, diba? Pero huwag kayo sabay-sabay mag-post na. Alata yun masyado. So, Valentine's, pare-pareho na kayo ng post dyan. Okay, so rancor is bitterness. Okay, now, next one. I have the word carnal. Carnal is worldly. Meaning makapundong pag na nasa carnal. I am designed to satisfy a man's carnal arousal. So carnal is worldly. Okay, the next one. Mundane, just this thing. Ano yan? Mundane is ordinary. Mundane is ordinary. She is easily distracted by mundane things. So mundane is ordinary. Okay, next one, you have the word profanity.
Yes, profanity is obscenity, meaning kalaswaan, okay? The program was suspended because of profanity. So yung profanity, yan yung never niyong matututunan dito sa CBRC, diba? So, profanity. Next one, you have the word apocalyptic. Prophetic. Magatunong sila, okay? Apocalyptic, prophetic. Apocalyptic, prophetic. Pero paano pag ang tanong ay ano? Apocalypse. Prophecy, tanong mo, apocalyptic, prophetic. Pag apocalypse, prophecy. Okay, so ganun siya. Next one, you have the word impertinent. It means? Not, diba? So it's not related, not relevant, that is irrelevant. So M is not related, not relevant, that is irrelevant. Okay, next one. You have the word loquacious. Loquacious is verbose, meaning talkative. Okay, verbal, masalita. So that's verbose. Pag walang verbose, anong hahanapin sa God? It's talkative. Okay, loquacious, verbose. How about the word voracious? Voracious. Someone is very eager. Okay, voracious is very eager. Ang tanong dyan sa part exam ganito, Clara would read any book that her hands could lay on and read it from cover to cover in one sitting. She is a blank reader. The answer is voracious. So very eager siya kasi binasa niya from cover to cover. So that's very eager. How about the word abandon? Familiar na yan sa inyo. Hindi na familiar, naranasan nyo pa, di ba? Abandon is left behind. Okay, abandon, left behind. Okay, abandon, left behind. Ang tanong dyan, the patients were abandoned by the relatives. So that is left behind, okay? How about the word conflagration? Conflagration is a large fire. It's a large fire. So, pag may sunog, anong isisigaw ninyo? Conflagration. Siyempre, sunog na lang masisigaw nyo yan. Kabado-kabado lang kayo, di ba? Kasi sunog, na-arty-arty-way. Conflagration, conflagration. So, paano kayo i-rescue? Tutulungan, hindi kayo naiintindihan. Di ba? O, ayun. Conflagration is a large fire. Arty mga tao dito. Yung the word of the oh, sulat na naman nila kanina ba yan? Hindi ang plum. Composure, di ba? A plum is composure. Nung lumabas daw yan isang season, wala doon sa option yung composure. Ang nandoon ay relax. Pwede ba siya gisagot? Yes, kasi composed, kalmado, relax, pareho lang din sila. Okay? Next one, volition. Volition is your? Yes, will. That is your power to make choices. Okay, volition is your will. The power to make choices. Okay? Next one, you have the word esoteric. Esoteric means understandable by few. So, there are topics that only a group of people could understand. Okay, so ang tawag doon ay esoteric, understandable by few. Okay, esoteric, understandable by few. But how about the word Q? Q is line, okay? It is a line of people waiting for something. Q is line. Kaya nga tinawag siya ng banana Q kasi naka-line yung banana, di ba? Barbecue, naka-line yung Barbie, okay? So Q is line, okay? Next one, you have the word baduy. The term baduy ka knows? Yes, awkward looking. Baduy is awkward looking. So it's a local color. Baduy is awkward looking. Okay, how about the word docile? Docile, tracy, patrosy, kinsy, misa, iso, ano yan? Docile is easy to manage. Manageable, parang ganun, okay? So docile, that is easy to manage. Okay, docile, easy to manage. Next one, you have the word euphoria. Euphoria is a state or a sense of well-being. Di ba pag sinabi niyo for your extreme happiness niya, di ba? Ecstatic happiness. So that is a state or a sense of well-being. So yung word dyan is well-being, okay? Next one, you have the word erudite. Erudite, nalilingin na siya somewhere. So divergent, di ba? May faction na erudite. Sila yung matatalino. So that is learned. Okay, so erudite is learned. Intelligent. Okay, so that's erudite. Learned. Okay. And the last
time, naging trend din actually sa board examination, yung mga French terms at Latin terms. Okay, so try nyo na sagutan yung sumusunod. You have sine qua non. Ano meaning ng sine qua non? It's a Latin term. It means indispensable, meaning very important. Sine qua non, that is indispensable. Okay, ito naman, French term naman, you have the word? Sorry. I'm so sorry. Well, yeah, that's soirée. Okay, it's a French term, soirée. It means evening party. Okay, soirée is an evening party. So then, I'm so sorry. Okay, next one, you have the word connoisseur. Connoisseur. French term ulit siya. He's someone who is expert in matters of taste. Okay, so critic siya sa food, sa wine. Okay, basta taste. Tricky word. Expert in taste. That's right, connoisseur. Kahit yung taste lang, tandaan ninyo. Ayan, expert in matters of taste. So parang food critic siya, wine critic. That's connoisseur. Okay? Next one, you have the word chauffeur. Chauffeur is a French term for? Driver. Yes, pinasosyal lang yan, chauffeur lang yan sa atin, di ba? Pinasosyal nila. So pag sasakay kayo ng jeep mamaya, ano sabihin nyo? Chauffeur, chauffeur, wait for me. Okay. So chauffeur is a French term for? Driver. Okay. Next one, you have the word madam. Madam is a plural of? Yes, madam. Kasi naging madam, isang babae lang siya. Pag madam, maraming babae. Kaya nga, miss, damis, madami, miss. Kasi nga, maraming babae. So that's madam, the plural of madam. Okay, so French term ulit siya. Okay? Ito, alam niyo to. Renaissance is blanc in French. Yes, rebirth. Okay, renaissance, that is rebirth. Renaissance, that is rebirth. Okay, ayon pa makalabas na ng question na to, you have the word a cappella. Ito ang options ninyo. Solo singing without accompaniment. Without accompaniment. Without music, without accompaniment. Without accompaniment pa rin. Kasi pag without music, edi wala na kayo narinig. So without accompaniment, ang nasa isip nyo, without music, kal instrument. Yun yung nasa isip nyo, di ba? Meaning, wala siya accompaniment. So that's a cappella without accompaniment. Okay, and then you have the term, makalabas lang din ito, alter ego. Alter ego. So ito yung mabibilian ninyo. Is it a self outside the body? Or is it a close and inseparable friend? Self or friend? Friend. Yung kasi naman parang ego, it has something to do with your personality, with yourself. So yun yung unang mong iisipin. Pero ang dictionary meaning yan ay close and inseparable friend. So someone who knows you very well, parang other half mo na siya, okay? So that is a close and inseparable friend. So that's your alter ego. And you close your notes. Practice tayo, okay? Give me the word as I give you the meaning. Loveliness. Fondness. Bitterness. Devoted. Praise glowingly. Sige, open your notes now. Open your notes now. Hindi nyo naman kailangan i-memorize yan lahat ngayon, di ba? Siyempre, nalawihin kayo sa usulat-sulat, tapos alam na naman mo memorize nyo. Walang pressure dito, okay? But promise me, by March, memorize nyo lahat ng yan, ha? So, kung binalikan mo kayo, pag tinanong mo, wala nang ano, ha? Wala nang gagawin, okay? So, wala nating mag-open ang mga simple, ano, okay? So, by March, kailangan memorize nyo lahat yan, okay? Next one, you have phrases and statements, okay? Pwede mo nyo na isulat to kung familiar naman sa inyo. Naging trend kasi last time din yung mga French phrases or French quotations and then mga Latin phrases, Latin quotations. Okay, so try lang ninyo sagutan yung mga sumusunod. Ano ang meaning ng amor con amor sepaga? Ano lang naintindihan yung word dyan? Amor. Ang amor is? Love. Now, ilang beses binanggit yung amor? Dalawa. Mag-isip kayo ng sentence or quotation ng dalawang beses binanggit yung love.
Love begets love. So, kaya-kaya niyo pa rin makuha ang tamang sagot. Kasi nga, nakita niyo, dalawang amor. So, that's dalawang love. Okay? Love begets love. Okay? Next one, you have caveat emptor. Caveat emptor. So, it's a Latin phrase. Ginagamit naman siya sa business side. Caveat emptor, meaning let the buyer decide. Okay? Caveat emptor, let the buyer decide. So, pag may binili kang isang product, choice mo na yan. Okay? So, ikaw na baka lang mag-check na kanyang quality and everything. So, caveat emptor, let the buyer decide. Okay? How about the word ad nauseam? Ano sa'yo? Ano na yung nare-recognize yung word? Ano na naiintindihan nyo sa ad now sa'yo? Yung ad? Ano yung naiintindihan nyo sa ad now sa'yo? Wala. Ano sa'yo? Eto, ano now sa'yo? Alam nyo kaya kung now sa'yo, di ba? Ano now sa'yo? Suka, di ba? Suka. So, meaning yan, sumusobra na siya up to the point na nakakasuka na. So, ganun siya sa Tagalog. Pero nakakasuka na. So, it is sickening to an excessive degree. Excessive degree meaning sumusobra na siya kaya na siya nakakasuka. Okay? So, that's ad nauseam. Okay? Next one, you have coup de grace. Coup de grace? Coup de grâce. So that is death blow. Okay, coup de grâce is death blow. So it's a form of penalty, it's a form of punishment, it's a French term again. Okay, coup de grâce is death blow. Okay, so yan naman ang mga phrases and statements na binigay nila. Alas na konti na lang to, we have your correlation. Ang correlation ang madalas lumabas niyang competency na yan sa mga PEF, okay? Ang mga tanong nila, which two words lack correlation? Ano daw ang dalawang words na walang relationship? Actually, madali lang naman i-identify kung mayroon silang relationship or wala. Nagkaka-problema lang tayo dyan pag hindi nyo naiintindihan yung meaning ng mga words na nandun sa options. So, although marunong kayong tumingin ng relasyon, pag hindi nyo naiintindihan, mahirap pa rin kunin yung tamang sagot. So, para maging madali yung buhay nating lahat, kinalektor na lang namin yung mga actual word exam question, tapos kinuha na namin yung sagot. So, sagot lang yung i-memorize ninyo. Pag nakita nyo to, shade na kayo agad. Okay? So, number one, yung mga prodigy and offspring. Ayan, prodigy and offspring. O sinabing prodigy, someone who is talented. Okay? Ang offspring naman, anak. So, wala din siyang definite relationship. Prodigy and offspring. Okay? Nakuha po? Next one, you have formally, unconventionally. Formally, unconventionally. O sinabing unconventional, not traditional. So, wala din siyang relationship, formally, unconventionally. Okay, next one, you have formerly and heretofore. Formerly, heretofore. Pag formerly, nangyari na siya sa past, di ba? Pag heretofore naman, sa present. So, actually, antonyms sila. But then, the rest of the options doon ay synonyms, kaya siya pa rin yung correct answer. Siya yung wala relationship. And then you have ready and at the same time. Ready at the same time. So wala din kaming mahanap na definite relationship sa kanila. Ready and at the same time. And the last one, you have specie and variety. Specie, variety. Pag sinabi yung specie, it should be the same. Okay, pag variety naman, it's different. So wala din silang relationship. Antonyms kasi sila. So, specie and variety. So, yan na lang yung mga natatandaan ninyo. Ano ang hahanapin yung tanong sa inyo pag ganyan? Which two words lack correlation? Wala silang relationship. Okay? At pwede na kayong mag-rest ng very light. Proceed to your next question. You have number 3. In William Shakespeare's Merchant of Venice, Portia the judge said, the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is quite blessed. It blesseth him that giveth and him that takes. 'Tis mightier than the mightiest. And one is likened to God when mercy seasons justice. The main thought of that excerpt is that. So yan ang tinatanong sa atin. Ano daw ang main thought na excerpt? Okay. Emphasize na muna natin. Sino ang nasulat ng Merchant of Venice? Si?
William Shakespeare. Okay? And then may sinabi siya doon, ang mercy daw, para siyang gentle rain from heaven. Saan na kinumpir ang mercy? Sa gentle rain from heaven. Using that comparison na ang mercy ay parang gentle rain from heaven, i-interpret natin yung mga options. Number A, mercy is only for the deserving. Yung ulang ba mayroong pinipili? Like, hindi ka deserving o basa. Lahat sila basa na ikaw na lang ang tuyo. Pwede ba yun? No. Pag umulan, dami-dami ba yung lahat? So, mali yung letter A. Mercy is limited in extent. May limit ba ang rain? Wala. Di ba nga, when it rains, it pours. It floods. No, pwede din, it floods. Okay. So, meaning wala siyang limit. Malit din yung letter B. Okay, letter C. Mercy is spontaneous and freely given. Ano meaning na spontaneous? Tuloy-tuloy. Naturally occurring. Ang rain ba ay tuloy-tuloy? Yes. Libre bang magpaulan? Yes. Kaya hindi libre magpa-delay kasi magkaiba lang na. So, tama yung it is freely given. Okay? And the word mercy comes from the rain. O, literal naman masyado yung interpretation, di ba? So, therefore, what is the correct answer? That's letter C. Mercy is spontaneous and freely given. So, yan ang katandaan ninyo sa Merchant of Venice. Okay, now, recall lang natin yung inyong yung literature kasi mapasok tayo sa world literature. Pero huwag na kayong magsulat dito. Familiar na sa inyo yung mga terms na to. Mas marami kayong isusulat later. Okay, so I have here the types of literature, prose, and poetry. Now, sabihin